station number one. SM Radio Station. Love Radio. Galit sa sakit, may wala sa akin. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Kaming apat na magkakapatid na alam naming second family lang kami. Ang daddy namin ay hiwalay sa kanyang unang asawa at may apat na anak din. May mga kapitbahay kami na ang tawag sa amin ay illegitimate child. Pero wala naman kaming pakialam dahil hindi naman namin alam ang ibig sabihin nun. Nasanay kami sa hirap ng buhay. Hindi kami pinapansin ng ibang kamag-anak namin dahil ang tingin nila ay walang maipagmamalaki at hindi naman kami importante. Ang sabi pa nga ng iba, hindi daw kami makakatapos na magkakapatid. Magbubuntis lang daw ng maaga at magsisipag asawa. May mga panahon pa na halos ayaw na naming pumunta sa tindahan dahil sa dami ng utang namin. Naranasan namin mag-ulam ng kape at asukal. Hindi namin mabili ang gusto namin kahit simple lang ang mga ito. Natatandaan ko, noong mga bata pa kami, ipinasyal kami sa may kubaw. Yung bang literal na pasyal lang kasi wala kaming pangsakay sa rides at pangkain. Umuwi din kami kaagad. Naisip ko, bakit kaya umalis pa kami ng bahay, e wala naman pala kaming gagawin doon. Nang magretiro sa trabaho ang daddy namin, hindi man lang siya nabigyan ng sapat na separation pay sa halos 20 years niyang pinaninilbihan sa kumpanya. Binigyan lamang siya ng 20,000 pesos na parang pampalubag loob. Dahil sa kakapusan, napilitang maglabada si nanay. Nakakuha din kami ng pwestong tindahan sa labas ng isang sikat na mall. Pero hindi rin nagtagal, ginibade ang pwesto namin dahil ayaw ng may-ari ng mall na may tindahan sa labas. Napilitan kaming magtinda sa sidewalk. Kapag may hulihan, tumatakbo kami habang tulak-tulak ang karitong digulong namin. Pagkagaling sa eskwela, ako ang naging kasakasama ni nanay sa pagtitinda. Si daddy ay sumasideline at si ate naman ay nagbabantay sa dalawa ko pang kapatid. Naglalakad lamang kami papunta sa school at pauwi dahil sakto lang ang baon namin. Tuwing bakasyon, imbes na maglaro ay sumasama na lang ako sa pagtitinda. Feeling ko nga dati ay ampun lang ako kasi ako yung laging nabibilad sa ilalim ng sikat ng araw. Gabi na kaming makakauwi, pagkatapos igigisingin ulit na maaga para magtinda. Sa kabila ng kahirapan, hindi namin nakakalimutan ang sumamba tuwing Webes at Linggo. Nanalangin kami araw-araw upang kami ay laging tulungan at gabayan ng Ama. Nang graduate ang ate ko ng high school, hindi sinasabi ng nanay ko na titigil na kami sa pag-aaral. Nagsikap si ate para magkaroon ng scholarship. Sa awa at tulong ng Ama, naaprobahan siya maging scholar sa foundation ng isang sikat na TV network. Nang matapos ko ang high school, akala ko magtatrabaho muna ako
pumunta kami ng kaibigan ko sa City Hall. Mag-a-apply siya ng scholarship. Ako naman ikukuha ng SSS number para magtrabaho. Pero laking tuwa ko nang pati ako ay nakakuha din ng scholarship matapos hingin ng staff ang mga requirements ko. Kahit scholar na kami, baon pa rin sa utang ang aming mga magulang. Lalo kaming nahirapan nang mag-college na din yung isa ko pang kapatid. Halos lahat ng pwedeng mautangan, inutangan na ni nanay. Pati yung bahay namin na nasa Kuala Lumpur, na isanla na rin. Pero nang makagraduate na ang ate namin, nagkaroon na ng katuwang si nanay sa mga gastusin. Nang ako naman na makatapos, tumulong agad ako sa pagbabayad ng mga utang namin. Sabi ko, hindi muna kami bibili ng kahit anong bagay. Pagbabayad muna ng utang ang aming aatupagin. Naniniwala kasi ako na hindi uunlad ng isang taong balasubas at hindi marunong magbayad ng utang. Nang makatapos kaming lahat ng pag-aaral, unti-unti nang nagbago ang buhay namin. Hindi man ito magarbo, nakakaluwag-luwag na kami at hindi na kami kinakapos. Nabibili na namin ang mga gusto namin, nakakakain na kami sa labas, at nakakapunta sa mga gusto naming puntahan. Ang ate ko ngayon, nagtatrabaho na sa isang sikat na TV network. Ako naman, sa isang kilalang pharmaceutical company nakapasok. Yung kapatid kong lalaki ay admin sa isang malaking gas station. At ang bunso naman namin, sa Germany na naghahanap buhay. Ngayon, kahit sa tingin ng iba ay segunda mano lang ang aming pamilya, naabot pa rin namin ang gusto naming marating. Gamit ang lehitimong pag-aaruga at pagmamahalan, matagumpay naming naitaguyod ang aming kabuhayan. Ako po si Liway, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. O, diba? Isa na namang success story ang ating napakinggan, mga kaibigan. Sarap makinig ng ganyang kwento. Oo, nakaka-inspire talaga yung ganyang klaseng mga kwento na magpursige din. Akong, na sila salat sa lahat eh, diba? Yes. Kulang sa lahat eh. Resources, kain, pambaon, maayos na higaan, diba? Correct. Kulang ang lahat, pero nagawa pa rin ang lahat. Diba? Sa gitna ng lahat. Puro lahat, diba? Lahat kinaya. Ang galing. Thank you, Liway. Sobrang saludo kami sa mga magulang mo na talagang hindi rin sumuko, maitaguyod lamang kayo ng pag-aaral. Mm-hmm. At kayo din, di ba? Talagang dapat tulong-tulong yan eh. Kung masipag yung nanay at tatay mo na paaralin ka, ikaw, pakita mo rin na pursigido ka. Alam mo talagang totoo, lad, that life is full of choices. Di ba? Mm-hmm. Second family sila. Mm-hmm. Di ba? Ang nangyayari talaga dyan, partner, dalawang bagay lang eh. May choice ka na wala. Ay, yung katol, tanggalin nyo na. Nakakalutang eh. Yung usok ng katol sa loob ng buhay. Hindi ako makaisip ng tama kanina pa. Beka! Iyon, kinatapot na. Hindi mo makonek. Hindi ko talaga makonek. Wala magpapausok ng katol sa buta. Hindi naman kami lamok, ha? Anyways, take two. Always, life, you have different choices in life. Yes. Diba? Diba segunda manong pamilya sila? Ang title ng Maywagang Burnay ngayon is segunda mano. Mm. Second family. Mm. Pwedeng choice nila na... Ayan na. Two words? English, Tagalog. Okay. Tao. Entry. Diba? Life is full of choices. Yan. So meron silang, diba, second family sila. Uh-oh. So meron silang choice. Pwede nga, unang nga, isang choice nila is katulad ng ginawa nila. Mm-mm. Which is, ang choice nila, magpursige. Mapabuti ang lagay ng buhay. Corrected, yes. By. Or pwede nga choice nila, tuparin yung sinasabi ng mga tao. Mm-mm. Diba na, wala, magbubuntis lang yan na maaga. Wala.
Mag-aasawa lang yan. Di makakatapos sa pag-aaral. Pwede, kasi pwede talaga tama, eh. Tama. Pwede mo kasi isipin, pwede nilang isipin na, o nga no, kasi parang second citizen lang kami or second family lang kami, hanggang dito na lang kami. Parang ano, kapag halimbawa, ikaw ay produkto ng broken family, may dalawa kang choices eh. Pag nagkaroon ka na ng sarili pamilya eh, tama. It's either bubuin mo, kasi alam mo yung feeling ng wasak ang pamilya. Or, iko-continue mo. Tama. Diba? Choice mo din yung, kasi ganito naman ako kanalakihan ko eh. So, ganito na lang gagawin ko. Tama. And it's a wonderful thing that ang choice na pinili mo is yung mas tamang choice. Tama. Diba? Kaya saludo kami sa iyo, Liway. Ang ganda ng pangalan mo, Liway. Liway. Siguro pinaglikan na nanay mo sa Liway Gaugaw. Liway. Baka. Tsaka malaking tulong din ano, ha, na hindi nila naintindihan yung legitimate. Oo. Oh, oh. Correct. Well, tatatawa kasi kung may understanding kasi, ka na. Agad sila makaka-rebelde ka na. Or agad makaka-feel ng insecurity. Buti na lang hindi nila alam yun kaagad. Feeling talagang, social ganun. What you don't know won't hurt you talaga. Tama yun. Diba? Pero natutuwa kami sa inyong magkakapatid, Liway. Hindi lang kayo ano umangat, talaga nakaluluwag-luwag na. Diba, taray? Lahat ng pinagtatrabuhan, mga malalaking kumpanya. At pinatunayan nyo talaga doon sa mga taong nagsasabi sa inyo dati na mabubuntis lang yan ang mga agad, hindi makakatapos sa pag-aaral yan. O, kita mo na, nasan sila ngayon? Tama. At nasaan kayo ngayon? Correct. Oh, alam nyo, maniwala tayo mga kaibigan na talaga sa mundong ito, everything is just temporary. Lahat na pinagdadaanan nating hirap ngayon, mawawala din yan, mababago din yan. At ganun din, kapag meron kang magandang pinagdadaanan mo ngayon, namnamin mo na yan. Enjoyin mo din kasi temporary din yan. Totoo diba? Yan. Swerte mo kapag medyo nagtagal, diba? Pero temporary lang din. Correct. Yung kahirapan mo ngayon, mawawala din. Oh, tsaka naalala ko yung sabi ng boss natin that change can happen anytime. Yes. Either for good or for bad. So yes, tandaan yun na kung maayos yung ano mo ngayon, huwag magpakampante. Kasi posible na bumagsak ka rin din. Tama. Yung mga nasa ilalim, posible na tumaas din kayo. Nagbabago. Correct. Nagbabago ang gulong ng buhay. Kaya tama. Ano eh, yun yung isang magandang mantra na don't you worry too much. Mm-hmm. Kasi if you're sad, it will be over. You just don't know when. Tama. If you're happy, diba, enjoy, kasi it will also be over. We also don't know when. Sabi nga din ng kaibigan ko na ano, life is a constant change. Oh no. Oh no. Kabatch mo din yun eh. Si paring Joe Marichan eh, di ba? Before me. Maganda yun, maganda yun. Constant change. Correct, correct. Life is a constant change. And, in the case of Liway, it has been a positive change. Tama. Diba? Maganda yung sinabi mo, partner, na yung ano yung ano? Choice na ano? Yung katol, patayin niyo na kasi yan. Yung katol. Pwede bang ilabas niyo muna yan? Kasi dapat pausukan niyo yung mga ipis-ipis. Huwag na dito sa loob. Huwag dito kulob dito eh. Nalalanghap namin yan. Kaya naman nagla-laugh trip kami kanina pa. Tapos mawala pa. Ano yan? Ano yan? No? Oh, importante din talaga yung choice na tinatawag. Mm-hmm. Naalala ko yung conversation ng nanay at saka kanyang anak. Mm-hmm. Sabi nung nanay, anak, maging maingat ka sa mga tatahakin mong landas. Mm-hmm. Sabi ng anak, Nay, ikaw ang mag-ingat kasi sinusundan lang kita. Ay, totoo yan. Diba? Totoo yun. Totoo so, yan. Pwedeng maging choice talaga ng bata na sundin yung tinatahak ng kanyang nanay, mapamaganda o hindi maganda. Mm-hmm. At choice naman ng bata na gumawa ng sarili niyang tatahakin. Oo. Pero mas malaking impluensya talaga kung ano nakikita nila. Correct. Hindi siya connected. Tama, tama ka dyan, partner. Hindi siya connected sakto dito sa may wagang buhay. But in terms of motherhood, kailangan talaga, you always have to keep in mind that your son or your daughter, they are watching. Yes. Nakatingin sila. Ina-idol ka ng mga yan. Oo, diba? Kaya nga, kung may papakita kang hindi maganda, at lagi ka nagmumura, lagi kang galit, lagi kang masungit, huwag mo siyang pagalitan kung masungit din siya. Malamang kasi kita niya na may masungit din sa pamilya. Tama. Diba? Kaya minsan sinasabi nung nanay, anak, masyado kang maharot. Correct. Ang harot-harot mo lang hindi mo. Ma. Sinusundan lang kita.
Tapos, look who's talking. Oh, look who's talking. Totoo yan. Totoo yan. And that is amazing talaga kapag, ano eh, kapag when you see the kids and you see so much of yourself in them, kung gaano sila kaarte, kung gaano sila kaano. Alam, hindi nyo pa nakita si Princess pag na pumunta dito kasi napipigilan ko siya na ano, na binubura ko na makeup niya. Oh my God, guys. Nag-makeup yung makeup na. Niya, guys, ang pula-pula, guys. Super duper duper. As in, talagang dito, oh. Dito. Tsaka dito, oh, kapal-kapal, di ba? Buti hindi na rin naglalagay ng pilik mata. Magulat kami. Nakapilik mata. Pag may pagkakataon, yun yung mga tinatanggal akong pilik mata, kinakabit niya din talaga. It's amazing how, ano eh, how my influence, di ba, has affected her. Na parang, ano, I don't want to, naiinis siya pag lalabas kaming dalawa ng bahay na naka-shoes ako, tapos naka-chinela siya. Dapat daw hindi ganun. Dapat, since naka-shoes ako, dapat naka-shoes din siya. Tapos kung naka-belt ako, dapat naka-belt din siya. That dapat daw, lagi daw siyang fancy. So, ikaw na ako, ikaw eh, no? Diba? So, wag akong magalit kung ba't ang arte-arte-arte niya. Hindi, so, sa madaling salita, give them something good to emulate. Yes. Diba? Give them something good to recognize and to idolize. Hindi lang, cute yung mga ganyan mga bagay, mga nakita nila, marunong ka mag-makeup, mag-ayos, yung mga ganun. Okay, ano lang yan, physical lang yan eh. Pero, most importantly, paano kung values na oo, behavior yung values, mo? Correct. Yung ituturo mo sa kanila, paano maging matapang, tama. Paano maging mabait. Yun talaga yung pinaka-importante ngayon sa mundo na napaka-harsh. Please, let us teach our children to be kind. Tama. And choice naman natin yun bilang mga anak kung gagayahin natin yung mga hindi magagandang ginagawa ng mga magulang natin na nakita natin na choice din natin kung gagayahin natin yung kabutihan nila. Saka paalala lang din sa mga nanay, may nakikita kasi ako kung minsan na pinipwersa yung paglaki ng mga anak nila, pinapadamitan na ng sexy na parang alanganin sa edad. Yung parang naawa ako doon na parang ang tapos aga. Ano, tapos kapag lumaki na nga, tapos nagsusuot ng mga maiksi, tapos kita mga kuyok nagagaling. Eh bata pa lang, in-expose na sa ganun. Tuwang-tuwa ka dati, di ba? Diba? Nung pinapasuot mo na naka-two-piece lagi. Alam mo, ano, may katotohanan eh. Kasalanan din naman din talaga natin eh. Galit na galit tayo sa mga anak natin, tagal-tagal nila sa gadgets nila. Nila. Sino nagbigay ng gadget? Sino nag-introduce? Oh. Sino nagturo magpindot-pindot? Oo, oh, diba? Sino? Explain mo nga, di ba? Ay, nako. So, lang maging ano, maging huwaran tayo para sa ating mga anak, at tayong mga anak, magkaroon sana tayo ng tamang choices sa buhay. Yes, di ba? We hope. And then, kung halimbawa, napunta ka sa choice na hindi masyado maganda, it's not the end of the world. May chance, may choice ka ulit na baguhin na naman, di ba? Yes. Yun yung kagandahan na nabubuhay tayo sa mundong ito eh. May choice talaga at may marami tayong mga iba't ibang mga options na gagawin, ha? So, choose well, Gabisho. Correct. And thank you, Liwai, for sharing your story of choice. Yes. Where you chose to be successful. Tama. You chose to rise above yung mga difficulties na pinagdaanan ninyong pamilya. Napakasarap pakinggan ng storya ninyo. Sarap na. Halos lahat naman sila magkakapatid eh, no? Oo, ang sarap. Maayos na buhay ngayon. I'm sure pag nag-uusap-usap kayo magkakapatid, ang sarap nang balikan yung mga hindi kayo kumakain. Yung kapit-asuka lang correct, ulam. Nag-a-apply kayo ng scholarship. Yung ninenebris kayo kung makakapag-aral ba kayo, di ba? Tapos ngayon, kung meron kayong gustong bilhin na bibilin nyo na, o di ba bongga-bongga, Bacanaman. Makaramdam naman dyan. Bacanaman, meron tayo dyan. Thank you, Liwai. At kung ikaw gusto mo rin i-share ang iyong kwento, pwedeng-pwedeng i-email mo kami. Send your stories at mahiwagamburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Corrected by. Maraming salamat mga kabisyo ha sa pagtutok sa amin. Again, paulit-ulit naming sinasabi na love lang ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Yes. Ikaw, partner, sagutin mo yan. Love lang ang... Love lang ang nabubumubuhay sa akin para gumising ng maligaya, yan. Para gumising ng nakangiti. Oh, yan. Yan. Ikaw, tanghenyo, love lang ang... Love lang ang dahilan kung bakit may pang-maintenance ako. Yan para din, ma-extend din ang buhay mo. Yan din ang sagot ko. O siya, mga kabisyo, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yon! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng...
love lang. Always your number one. SM Radio Station.